What's up guys? In today's video, pag-uusapan natin kung ano bang mga reasons kung bakit magiging challenging ang trabaho mo as civil engineer. So kung interested ka, panoorin mo ang video na to. Might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, I don't care, baby, by the way. Because first reason, you will be solving a lot of problems. So ganito yan guys, ang main trabaho mo as engineer is to solve problems. So itong mga problema na to, hindi itong mga math-worded problems, okay? Ito ay mga real-world problems. So bibigyan ko kayo ng example. So yung last ko na project, kakatapos lang niya, yung sidewalk improvement project. So ginawa namin yung project na yun dahil yung mga maraming mga residente na nagreklamo sa public works department dahil yung mga daan daw nila is maraming mga hazards. For example, uplifted yung sidewalk, sobrang dami mga sira sa sidewalk, ganun. So yung project din is ginawa para solusyonan yung problema na yun. Another example. So ngayon yung sa police department naman namin, yung kanilang fueling station is maraming notice of violation. So ni-request nila ang aming department engineering na i-take over yung project para i-resolve naman yung issue na yun. So ganyan yan lagi guys. Matapos mo isang problema, may panibagong problema na naman bibigay sa'yo. Problema, 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 walang katapusang problema. So paano bang process niyan? So for example, sa isang project, ganito yan. First, determine what's the problem. Then, second one, gather data. Alamin mo sinong gumawa nito, alamin mo kung anong problema, anong mga past na mga information about that project, anong reason kung ba't nangyayari yung problema yan. Third step naman is gagawa ka ng solution para masolve yung issue na yun. So yung proposal mo na yun, pre-present mo sa boss mo, then yung boss mo sabi niya, oh sige, gawin mo na yan. Pag na-approve, di yun na yung project. Ganun yan lagi guys. As an engineer, your main job is to solve problems. So, dapat always ready ka. Second challenge, you will be put to a lot of pressure. A lot of pressure. So ganito yan. So ngayon as an engineer, maraming deadlines na kailangan mong ma-meet. Ang boss mo, ini-expect nila na you will be able to finish all the projects instant. Like ganun, isang ganun lang tapos agad ang project, which is unlikely to happen, di ba? So kailangan yung pressure na yun, alam mong i-handle yung pressure na yun para hindi ka gaano ma-stress. Usually kasi, ina-expect ng mga bossing mo na you know how to multitask. So hindi lang isang project, dalawang project ang hawak mo. Usually, lima, sampo, limampo, ewan ko, ilan po ang... Alright, Mr. Rico, so I will assign you more projects right now. So we have the street improvement project, we have a fueling station project, but we have a sidewalk project, but and we have another street restoration project. But sir, I'm fully loaded right now. You can do it. Just manage your time. Okay. Whatever you say. We're here to guide you. We're here to support you. Nek-nek mo, guide, support. Eh, sus, ako pa rin magtatrabaho lahat, pero wala tayong magagawa. Employee lang tayo eh. Dapat ikaw as an engineer, alam mo kung paano i-manage ang time mo, alam mo kung paano mag-prioritize. At isang tip ko pa sa inyo is, dapat alam mo kung kailan mag-say no sa bossing mo. Kasi wala yan silang pakialam sa'yo eh. Yung mga boss mo, wala yan silang pakialam sa'yo na sobrang stressed ka na at sobrang pressure ka na dahil sa sobrang dami mong project na hawak. Kaya ikaw na as an engineer or as an employee, dapat alam mo sabi mo na, boss, limang project ng hawak ko. Anong gusto mong i-prioritize ko? Ito, ito, ito. Kasi kung pagsabay-sabayin ko to, wala tong resulta tong lahat ng project na to. So dapat marunong ka magsalita. Next, dapat confident ka sa'yo mo. Boss, I need time to finish all of this project. So anong gusto mong gawin ko? So dapat marunong ka mag-express rin ng thoughts mo at ng opinions mo pag binibigyan ka na ng maraming mga workload. Okay? Ang third challenge naman is, may tendency na you will be stressed out. Reason number 2 is pressure, di ba? So anong after ng pressure? Stress, di ba? So malaki ang chance na kahit natapos na ang trabaho mo, is iniisip mo pa rin yung trabaho mo. Kuwari, after ng trabaho ko, kahit na nasa bahay na ako, iniisip ko pa rin, hala, may deadline ako na tong day na to. Hala, hindi ko pa nasasabit yung estimate ko. Hala, hindi ko pa nasasabit tong deadline na to. Blah, blah, blah. Kahit na patulog na ako, iniisip ko pa rin trabaho ko kinabukasan. So, mali yun. Dapat, ang gawin mo,
after trabaho mo, wari, ang end ng trabaho mo is alas 6. So pag alas 6, pag clock out mo, boom! Dapat, let go na. Kung alam mong tapos na, bitawan mo na dahil tapos na, di ba? Para niyan, pagdating mo sa bahay niyo, hindi ka stressed out, hindi ka bad mood pa rin at hindi mo madala yung pressure mo sa trabaho sa bahay niyo. Kasi problema ko yan ngayon eh. Nahihirapan akong bumitaw. Kahit na alam kong wala na akong magagawa sa araw na yan, hindi pa rin ako bumibitaw. So dapat guys, learn to let go. Let it go. So guys, anong mga ways para makalimutan mong trabaho mo pagdating pa-uwi mo na sa bahay? So first, pwedeng maghanap ka ng hobby. Ano ba mga hobbies ngayon? Mag-running ka, mag-biking ka dyan, or ano ba, mag-swimming ka kung saan man. Or for example, pwede rin na maglaro ka ng mga games. For example, mag-ML ka, or for example, mag-Dota ka. May Dota pa ba ngayon? Or mag-LOL ka. Nang sa ganun, na at least yung attention mo is ma-divert and hindi mo isipin ng trabaho mo after working hours para hindi ka ma-stress, di ba? So guys, itong mga challenges na to na binanggit ko dito is hindi ko na sinali yung mga technical na mga challenges sa kasi nagdedepende rin yan sa discipline mo eh, kung construction engineer ka ba, kung structural ka, transportation, so iba-iba yan. So hindi ko na siya sinali dito. So guys, gusto ko lang i-take the opportunity na ito na magpasalamat sa inyong lahat dahil 20,000 subscribers na tayo and sobrang salamat sa lahat ng suporta ninyo. Ang main purpose ko talaga nitong YouTube channel na ito is to be a community na para sa bawat video or content na ipopost ko ay pwede kayo ma-express ang opinion nyo. For example, may comment kayo, hindi kayo sang-ayon sa video ko, meron kayo additional information about the content, or meron kayo mga question na gusto nyong ma-answer. So guys, i-comment nyo lang dyan lahat sa baba. So yun yung main purpose ng YouTube channel na to. At dahil 20,000 subscribers na tayo, meron tayong $20 giveaway! So guys, konti pa lang to kasi syempre, yun pala binigay ni YouTube sa atin eh. So, yun pala yung masishare ko sa inyo. Sa future, pagka mas malaki na mabigay ni YouTube sa atin na pera, di mas malaki masishare ko sa inyo. So itong mechanics ng $20 giveaway natin ngayon. Merong 5 subscribers na makakatanggap ng $20. So ito lang dapat yung gawin. Sa Instagram ko, may papost ako na picture. Ang kailangan nyo lang gawin is mag-tag kayo ng isang friend nyo sa picture na yun sa comment box below, then i-share nyo rin yung picture sa IG stories nyo and that's it. So yun lang. So magpipili ako ng randomly sa comment box kung sinong 5 subscribers ang mananalo ng $20. Okay? Then i-chat, i-message ko lang kayo sa Instagram kung kayo ang nanalo. Alright guys, thank you very much for watching. Thank you, maraming salamat na sobrang maraming salamat sa lahat ng suporta nyo. Alright guys, see you in the next video. Bye!